nasabi ng tao na yun, sisipa ako na tinulungan ko siya. Kasi, gano'n naman yung ginawa niya. So, siguro isang ano rin po yun na parang explanation para mas madaling maunawahan. Okay, hindi tumutukoy sa kasalanan. Parang tama po yun. Parang tama. Sa logic kasi ng tao, ano eh, it should be, it's either. Either or yan eh sa atin. Pero logic yun eh. Either or. Pero fallacy rin yun, either or. Pero, parang siyang tama. Pero it seems contradictory. Kasi pag, minsan isip natin, oh, eh, nakaplano na yan, totoo yan. Decree na ng Diyos eh. Pero, kaya na bago dahil nanalangin tayo, dinilig tayo ng Panginoong Diyos. Totoo din. At tayo lang ang nag-iisip na sa ating limitadong kaisipan, kahit sino, na may matinong kaisipan, contradictory yun. Pero hindi contradictory yun. Kasi, kinakailangan natin i-consider yung ang eternality, tsaka yung time, magkaiba kasi yun eh, di ba? Pero parehong nag-i-exist. Kung yung eternality, tsaka yung time, parehong nag-i-exist, contradiction na yun eh, sa kaisipan, sa limitadong kaisipan ng tao. Diba? Paano magkaroon ng eternity, eh, merong time? Diba? So, paano po yung papaliwanag sa tao? Ay, may sinasabi yung prayer. Prayer changes things. Hindi naman yung mali. Hindi, tama yun. Nakakasulat sa Biblia eh. Na may mga instances na nanalangin ang tao. Meron na ang Diyos na verdict. Ito na yung gagawin ng Diyos. Halimbawa, kay Hezekiah. Sa gabing ito, kukuhanin na ang iyong buhay. Pero nagsisisiyak si Hezekiah nung ipaalam sa kanya ni Propeta Isaias, humingi siya ng nanalangin sa Diyos. Dininig ng Diyos. Hindi pa nakakaalis sa pasilyo ng palasyo si King Hezekiah. Eh. Nagsalita na agad ang Diyos kay Isaias. Bumalik ako ang wika kay ano, kay Ezekias at narinig ko ang kanyang panalangin at pahabaan pang kanyang buhay, pinahaba pa ng 15 years pa. Pero that very night kukuhain na sana ng Panginoon yung kanyang buhay. So hindi po ba siya kukontra dito sa using logic, contradictory, pero using revelation, hindi po contradict yun. Ang tawag po natin doon ay concurrence, divine concurrence. So hindi natin pa rin sabihin na, ay, nagbabago pa natin yung bumabago pa na isip niya, parang tao. O, ito niya sa act of God, yun yung sinabi. Ito kamalinaw, maganda yung kay Robert Moore na sinabi. In his act, nababago. But in his nature, hindi siya nababago. Yung kanyang mga attributes, hindi nagbabago. Mm-hmm. Siya yun. Mm-hmm. Pero yung sa action niya,
Meron kasing limit yung ano natin eh, yung frame of reference natin sa isipan natin eh. Eh kaya nga maraming ang mga matatalino hindi nila matanggap yung Biblia. Eh. Kasi marami sa Biblia illogical. Eh alam mo kung paing ibabawi natin ang logic sa Biblia, eh sa umpisa pa lang hindi na natin tatanggapin yung doktrina ng tungkol sa Panginoon sa Kristo eh. Siya'y tao at Diyos. Hindi po pwede yun. Napakalaki ng pagkakaiba ng pagiging tao at ng pagiging Diyos. Illogical yun. Kaya yung mga naninindigan sa logic, pero tinatanggap na ang Panginoon sa Kristo ay tao at Diyos, sila ang mga inconsistent. Kung gusto maging consistent sa logic, hindi mo natatanggapin ang doktrina ng Christianity. Kahit ang Trinity, hindi mo tatanggapin. Mga illogical yan. Yan ang pinakamatinding illogical kaysa dun sa pag-usapan natin yung pinanalo na ng Diyos, nakatalaga na, and then nanalangin ng tao, kaya dininig ng Diyos. Mas matinding illogical yung mga orthodox doctrine natin.